Fanatics, aplikasyon ni Mr. Joey De Leon sa IPO Philippines, aba pinapakansela ng Tape Incorporated. Ano nga ba ang sagot ng IPO Philippines patungkol sa bagay na ito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now, let's talk about our topic for today's video, kung saan ay lumabas na nga po, no, dahil 2 oras pa lang po ang nakakaraan ng ibalita ito, no, ng PEP News. About po dito sa Tape Ask IPO Philippines to deny TBJ's application for Itbulaga trademark. Matatandaan na nagtungo si Mr. Joey De Leon na siya pong owner ng trademark na Itbulaga sa IPO para po magsumite ng kanyang application para po ikansela yung niregistered ng Tape Incorporated under their name yung trademark na Itbulaga. Hiniling ng Tape Incorporated sa Intellectual Property Office Philippines or IPO PIL na huwag tanggapin ang application ni Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon o TBJ para sa Itbulaga trademark. Ang Tape ang producer ng longest running noontime show sa Itbulaga na kasalukuyang umiere sa GMA7 at dating hino-host ng TBJ. Noong July 12, 2023, nagpadala ng sulat si Tape President and CEO Romeo John Halosos Jr. kay Jesus Antonio Ross, director ng Bureau of Trademarks. May kinalaman ang sulat sa sagot ng Bureau of Trademarks sa trademark application ng Itbulaga sa Intellectual Property Office Philippines o IPO PIL. Ikinatuwa ng Tape na kinilala ng IPO PIL ang Tape bilang prior registrant of the trademark Itbulaga na lalo umanong nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang rightful owner ng Itbulaga trademark. Bahagi ng pahayag ng Tape, we are pleased that IPO PIL has duly recognized a Tape incorporated as the prior registrant of trademark Itbulaga with registration number 4-2011-005951. The recognition of our prior ownership established our position as the rightful owner of the Itbulaga mark. So, pinapatunayan lang po or sinasabi po ng Tape Incorporated na parang sinasabi nila na sinang-ayunan sila ng IPO PIL na sila ang prior registrant. Kasi po, nauna na pong nagpa-register ang Tape Incorporated without the knowledge of TBJ with regards dun sa trademark po ng Itbulaga. Nakasaad din sa sulat ng Tape ang kanilang kahilingan na sa IPO PIL na i-deny ang application ng TBJ para sa Itbulaga trademark. Ayon pa sa Tape Incorporated, itinanggi ng dati nilang president na si Antonio Tony Tobera na alam niya at may consent siya sa pagkakasama ng kanyang pangalan sa February 27, 2023 application ng TBJ. Binigyan din ng Tape na 2 ang application ng TBJ para sa Itbulaga trademark sa February 27 application ay nakamangalan ito sa TBJ. Samantalang sa March 22, 2023 application naman ay nakapangalan. Ang tanging si Joey De Leon lamang ang nakapangalan. Hindi umano nakapasa ang mga ito sa Identify of Applicant test at nakapagpalpalito lamang kung sino sa kanila ang tunay na applicant bilang may-ari ng Itbulaga trademark. Pahayag ng Tape, as the records, the process, we understand that during the examination process, no attention shall be given to statement or protest of person concerning pending application to which they are not parties unless information shall have been voluntarily communicated by the applicant. However, it is our humble submission that it is the recent application of the subject application Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon TBJ for brevity, who voluntarily communicated to you the information about us. In fact,
They even filed a petition for cancellation of a registration trademark, Itbulaga, before the Intellectual Property Office or IPO. We mention applicants TBJ only because our director, stockholder, and former president Antonio Tobiera vehemently denies knowledge and consent of including his name in the February 27, 2023 application, making the February 27, 2023 application vitally defective, thereby warranting the outright refusal, denial thereof by his honorable office. Sabi niya pa, it has be underscored as well as that the two application bear the name of TBJ in the February 27 application, then bear only the name of Joey De Leon in the March 2, 2023 application has the allegedly owner applicants of Itbulaga trademark, thereby falling too fast the identify of the applicant test, setting a confusion to whom among them is the real applicant claiming ownership of the subject trademark. Dagdag ng tape, with due respect, we humbly believe that the said fact alone is enough to outrightly refuse, deny their application as their examination stage as the application failed to qualify for publication. Sabi pa niya, in the end, we wish to convey our profound appreciation of letting us know of the rules and the process. Rest assured that we will look it into it at the IPO website and we will consult a trademark lawyer so we can protect our interest ownership over the trademark Itbulaga, which is registered to us and we are using for a noontime show for the past 4 decades. Masalimuot ang usapan tungkol sa Bulaga, Itbulaga, trademark dahil sa parehong naninindigan ng tape at ang TBJ na sila ang tunay na may-ari at may karapatan dito. Nauna nang nagsumite ang TBJ ng petisyon sa Intellectual Property Office or IPO upang kanselahin ang trademark application ng tape dahil fraudulent umano ang pagpaparegister nito. So, totoo nga no, sobrang gulo at sobrang haba pa po kasi parang ang gusto po mangyari ng mga halosos ay ng Tape Incorporated na i-cancel ng IPO yung registration, yung cancellation registration ni Mr. Joey De Leon sa IPO para po talagang para patunayan na talagang sila yung tunay na may-ari. In which sumagot po or naggumawa rin ng sulat ito pong halosos or ang Tape Incorporated na kanselahin yung inihain na parang reklamo or parang letter ni Mr. Joey De Leon sa IPO, kanselahin yung kanilang aplikasyon na i-cancel yung kanilang registration. So medyo talagang para silang nag-aagawan sa isang candy ano, na hanggang ngayon ayun pa rin yung usapin kung kanino ba talaga sabi ng tape sa kanila ang Itbulaga, pero sabi naman ng TBJ kanila rin. So hindi natin malaman at sinasabi pa nila, dinadami pa nila itong si Mr. Tony Tobiera. According to tape ay meron daw consent si Mr. Tony Tobiera at may signature po siya nang magparehistro ang Tape Incorporated ng trademark na Itbulaga at may pumayag daw di umano ito. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe and please follow me on my Facebook page, Tar Eds TV.